Tulungan mo kami kung paano bubuksan ang aming isip at puso upang tanggapin itong dakilang handog na laging nakalaan at gusto mong ibigay sa amin. Kayo po ang mangaral, mangusap, magpagaling sa mga sakit ng aming isip at damdamin, at kayo po siya, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Be our preacher, our teacher, and healer, Father. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, and friend. Be and stay happy. Happy ba kayo? Sana totoo, ha? And do you stay happy? O ang dali-daling mawala yung kaligayahan sa isang ihip ng hangin, tanggal agad. Psalm 63:1, You are my God, I worship you. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Very interesting yung pagtagalog ng worship. Nagkaroon ng added meaning yung hinahanap. At dapat hinahanap-hanap ng tao ang pagsamba dahil napakaraking ligaya ang natatamasa ng taong sumasamba. Habang itinataas mo ang Panginoon, kasama kang natataas dahil lagi kang isinasama ng Panginoon. Pero pagka hindi mo binapansin ng Panginoon, ini-ignore mo siya at siya ibinababa mo, kasama ka ring bababa. Kaya ang taong nagtataas ang pangalan ng Panginoon ay lumiligaya rin kasi hindi kanya iiwan habang itinataas mo siya. Be happy, worship the God revealed by Jesus. Bakit sinabi nating the God revealed by Jesus? Because there are many misrepresentations of God revealed by many false prophets, by many unkind teachers, unenlightened preachers. So, if you want to be happy, worship the God revealed by Jesus. Kasi meron nga worshipful, pero ang sinasamba hindi yung uri at anyo ng Panginoon ng ating Diyos sa langit na ipinakikilala ng Panginoong Jesus. Kaya ang pagsamba tuloy nagiging oppressive, nagiging restrictive, at nagiging dahilan ng marami pang mga lungkot at takot. Bakit yung imahe ng Ama na ipinapakilala ni Jesus ang dapat nating sambahin at makilala? Because Jesus is the true and faithful image of God. Walang iba na hihigit kay Jesus bilang pinakamalinaw na imahen pagpapakilala ng Ama sa langit. Colossians 1:15, Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang Diyos ay di nakikita. Sa Old Testament, pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Pero ipinakita ni Jesus, nakikita na tuloy ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. A distorted image of God was presented by the Pharisees. And it continues to be presented by many teachers and preachers. A distorted image of God. Kaya ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan, hindi lang ito mga rebultong kahoy o bato. Ito yung mga rebultong nasa loob ng isip ng tao. Yung kinakatahan ng isip natin na itsura, karakter ng Diyos na mali naman. So maraming imahen, hindi lang yung physical na pinanggigigilan ng mga Bible-based Christians. May mga imahen na nasa loob ng utak, doon nakaukit. Na ang Diyos ay malupit, ang Diyos ay galit, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay nakakatakot, na mga imahen na itinuwid ng Diyos sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus. Jeremiah 5:31, doon sa mga natuturo ng mga baluktot na aral tungkol sa Diyos, pawang kasinungalingan ang pahayag ng mga propeta, ang kanilang utos ang sinusunod ng mga pare. So nakikita niyo sa buwata ng prophet at ng priests sa Israel, sinasabi ni Jeremiah, kabalbalan ang itinuturo ng mga propeta, kaya kabalbalan din ang sinusunod at ipinasusunod naman ng mga pare sa mga tao. Kaya ipinadala si Jesus para ituwid ang mga kabalbalan na yan. Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako ay ginagalang. Subalit, inalayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Si Yahweh ang nagsasabi, yung mga religious activities sa mga tao na yan, di ko yan gusto. Kasi imbento lang nila ang pinagmumula ng mga kautosan na yan. Nakaka-oppress, nakakapagpalungkot, nakakabawas ng ligaya ng buhay, therefore, presenting
or misrepresenting God. Mark 7:8, sabi ni Jesus, sa mga religious people of His time, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Sa makatuwid, ang napakaraming katuruan sa lumang dipan, ginagawa ng mga Israelita, pinagpapakamatayan nilang sundin, sabi ni Jesus, tradisyon lang yan ng tao. At kasama doon ang lahat ng itinuwid niya. Sampunong walang gagawa pag Sabat, bawal ang kumain nito't ganun, ang mga babae, bawal sa ministry, etc., etc. Sabi niya ganyan, gawa lang yan ng tao. Kaya itinuwid niya. Worshiping God as presented, as represented by Jesus, gives salvation, acceptance, not rejection, peace, not trouble, rest, which all amount to happiness. Pag sumamba ka sa Diyos, Diyos na ipinakikilala ni Jesus, ang bunga sa buhay mo noon, happiness. Gaan, hindi bigat. Laya, hindi tanikala, hindi kulungan. But worshiping the distorted image of God, misrepresented by many religious teachings, gives judgment, stress, and fatigue. Kaya marami mga tao habang nagiging mas religyoso, mas napapagod, mas sumasama ang ugali, mas lumulungkot, mas nagigilty. Pagka ang inuna mo ay mga kautusan, mga tradisyon, mga conservatism, hindi ka liligaya. Galatians 3:10-11, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. So, sunod ka ng sunod sa kautusan dahil doon ka naghahanap ng ligaya, doon ka naghahanap ng kaligtasan. Sabi ganun, eh daig mo pa ang isinumpa, daig mo pa ang nakulam, daig mo pa ang nagkaroon ng parusang buhat-buhat mo. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. So pagka ikaw'y nagpailalim sa kautusan, dapat sundin mo lahat. Kasi pag meron kang hindi nasunod, sinusumpa ka. Pero may choice ka na hindi magpailalim sa kautusan, kundi magpailalim sa pag-ibig ng Ama na ipinakilala sa pamamagitan ni Jesus. So pumipili ka, law or grace, grace or works, righteousness that is achieved by your own deed or righteousness that is received free from God through Jesus. Pag pinili mo ang kautusan, para kay sinumpa. At pag nagpapailalim, nang iilalim ka ng mga tao sa kautusan, dinadala mo sila sa kautusan, isinusumpa mo sila. Kasi binibigyan mo sila ng mga bagay na di naman nila kayang sundin, magigilty lang sila. Makokondem lang sila. Ngayon, pag pinaghalo mo si Jesus at ang kautusan, kabaitan ng Diyos at lupit ng law, yung sumpa at yung blessing, lito ka. Kaya may mga araw na masaya ka, may araw na hindi, may araw na tahimik ka, may araw na magulo ka. Lito ka kasi pinaghalo mo yung dalawang di dapat paghaluin. Verse 11. Malinaw na walang taong pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. So pag sinikap mong sukatin ng iyong sarili, timbangin ng iyong sarili sa kautusan, lagi kang bagsak. Sayang ang religion. Walang dinalang kapayapaan, kaguluhan lang. Matthew 23:2-4, sabi mismo ni Jesus, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pag sumunod ka daw sa mga Pariseo at yung mga modern versions nila today, kasi sinasabi nila, tagasunod sila, tagapagpaliwanag ng utos ni Moses, dinadaganan ka nila ng ubot ng bigat na dalahin at hindi ka nila tutulungan sa paghihirap mo. In fact, dadagdagan nila yun ng pag-uusig at paghuhusga tuwing kulang ka. Eh, lagi ka namang kulang. So, lagi kang pagod. So, be happy. Worship God as represented.
ipinakilala ni Jesus. Ba't siya ipinadala? Para ituwid ang mali, itama ang liko, liwanag ang madilim. Ipakilala ang Ama sa tamang paraan. Napakahalagang makilala ang Ama sa pamamagitan ng anak. Because He is the image of the invisible God. So stay happy. Keep worshiping. Pwede ka naman magdasal sa bahay eh. Pwede ka naman magbasa ng Biblia sa bahay. Pero bakit pa magpapagod ka, tatawid ng ulan o alikabok, init o lamig? Because there is happiness in corporate worship. Pagka mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama para magpuri, magpasalamat, bumababa ang luwalhati ng Diyos in a very special way. So defend and protect your worship from the thief. May magnanakaw eh. Ninanakaw yung worship. In fact, dumating ka na nga sa worship place, hindi ka pa rin maka-worship kasi nainis ka, nanakawan ka na naman. Kasi naghanap ka ng mali, nanakawan ka na naman. O nagpapaabala ka sa text ng text sa'yo na wala namang katuturan habang nag-worship ka, nanakawan ka nun. Kaya textan mo, hoy, magnanakaw, tumigil ka. Ninanakawan mo ka ng worship time ko eh. Diba? Yung mga dumadapo sa isip mo na kung ano-anong mga guni-guni, mga alalahanin, dinanakawan ka. Nandiyan ka na nga, nanakawan ka pa rin. Sayang naman. Buti pa, hindi ka na dumating, pa hindi ka nagastos na ng pamasahe, oras. Yung pala, nananakawan ka rin eh. Kaya dapat ipaglaban yan. John 10:10, dumarating nga magnanakaw para lang magnakaw. Pumatay at manira. Naparito ako upa ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. At yun ang gusto ng Panginoong Diyos, ang Ama sa Langit, na ibibigay ni Jesus sa atin, kalinawan ng isip para tayo lumigaya sa buhay. At isa doon, maunawa natin yung ligaya, ma-enjoy natin yung ligaya ng pagsamba. There is happiness in worship. Marami sa mga nade-depress, isa sa mga nangyayari sa buhay nilang unang-una, tumitigil silang mag-quiet time, manalangin, mag-devotion. Tapos tumitigil sila ng mag-Bible reading, tumitigil silang mag-pray, at tumitigil silang sumali sa family, group, corporate worship. Kaya palala ng palala ng palala. Psalm 89:15, mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Kaya yung mga taong laging ayoko pong sumali ng choir, ayoko pong mag-Sunday school teacher, ayoko magkaroon ng ministry kasi madalas hindi ako nakaka-attend. Lalo kang sumali. At mas mahigpit yung leader mo ng pag-check ng attendance, pinandidilatang ka na halos maglaglag ang mata niya pag late ka, blessing yun sa'yo. Kasi nauobliga kang dumating. Kasi pag dumating ka na, ikaw na yung mabe-bless. Alam niyo yung pagdalo sa mga gawain ng Panginoon, yung misa tinatamad ka, ayaw mo, meron kang negative feeling, habang papunta ka pa lang yun, kasi dinadyablo ka eh. Pero pag nandun ka na, ang totoo nun, nagpapasalamat ka na, ay salamat dumating na ako. At pag pauwi ka na, nagpapasalamat ka, salamat ipinaglabang ko to kasi meron talaga ako na pala. Yung struggle sa papunta lang yun, doon kayo dapat magwagi. Kasi talagang nanakawan ka. Psalm 63:1, in my heart, I long for you as I would long for a stream in a scorching desert. At ang ginawa dito ang halintulad ay usa na nagtatakbo ng ubod ng bilis sa napakainit na desyerto. Kaya as the deer panteth for the water, so my soul longs after thee. Panteth, ibig sabihin nun yung humihinga ng ubod ng bilis kasi uhaw na uhaw, pagod na pagod. As the deer pants for the water. Hindi yun isang piraso ng pantalon. Buntong hininga yun. So, napaka-importante kasi sabi niya, para akong usa, uhaw na uhaw ako pag malayo ako sa iyo. Ikaw ang tubig ko, ikaw ang aking living water. So, can you imagine kung gaano uhaw yung mga tao hindi sumasamba? Pero madalas hindi nila alam na yun ang dahilan ng pagkauhaw nila. So, worship lifts God up. And in the process, the worshiper is also lifted up.
Sabi, bakit po ba natin itinataas ang pangalan ng Panginoon? Ganun po ba siya ka-proud? Gusto lagi itinataas, no? Pag itinataas mo siya, nahihilak rin niya pataas. Ikaw ang nakikinabang. Pag pinupuri mo siya. Kasi pag pinupuri mo ang Panginoon, nabubuhay sa iyo yung mga pamana sa iyo ng Panginoon. Yung karakter mo na galing sa Kanya, yun ang nang umiiral, yun ang nangingibabaw. Kaya aangat ka at diligaya. Pero pag pinupuri mo sa lifestyle, sa salita, sa buhay mo ay ang Diablo, yung mga karakter ng Diablo na nasa iyo rin, ang mabubuhay. Ang siyang mangingibabaw at mananaig, kaya magkakata-Diablo, Diablo ang buhay mo. Kaya napakahalaga nung pinipili mo ang iniaangat ang Panginoon. In our hearts, there is a God-sized vacuum that only God can fill. Alam niyo naman yung vacuum. Pero sa puso natin, may vacuum yan. May vacuum for kotse. Pag nagka-kotse, lumigaya ka. Sige. May vacuum for love life. Pag nagka-love life, lumigaya ka. May vacuum for pera. Nagka-pera ka, lumigaya ka. Pero ang pinakamalaking vacuum sa puso ng tao ay yung para sa Diyos. At liban na lang na nandun ang Diyos, kahit mapuno lahat yung ibang vacuum kanina, nagka-kotse ka, nagka-love life ka, nagka-bahay ka, nagka-pera ka, pag wala yung Panginoon sa vacuum niya, hindi ka maligaya. Pero pag ang Panginoon nandun na sa vacuum niya, kahit yung iba wala pa, maligaya ka na rin. Dala ka na. There is a God-sized vacuum that only God can fill. And a lot of that is filled in corporate worship. Kaya ipinaglalaban natin yun eh. Pwede naman tayo mag-worship na lang kanya-kanya, sa kanya-kanya mga sulok-sulok, gilid-gilid. Why rent a big place like this and pay for electricity and water and everything? Because we need a place where we can all worship together. Because God is delighted in worship that is comprised of many people, His children. At sa worship na yun, hindi lang yung nagkakakanta ka, nagdadadasal, nagkakakilakilala kayo, nagkakatulungan, nagmamahalan kayo, yun pa ang dapat ma-achieve. Kaya merong corporate worship. Psalm 42 verse 2, my soul thirsts for God, for the living God. Kaya marami mga tao, depressed po ako, malungkot po ako. Ano mo, Diyos lang yan, ang kulang. Kailangan lagay mo siya at yung lahat iba susunod na. Although marami pang ibang pwedeng gawin para yung mga depression na yan ay matanggal, pero inuuna mo yung relasyon mo sa Diyos. Kaya tayo tinuturuan. Ba't ba tayo tinuturuan laging be thankful? May ibig masabihin, ang gulgulo na ng buhay ko, be thankful? Yes. Kasi pag inisip mo yung dapat mo ipagpasalamat at nagpasalamat ka, ang nabubuhay sa iyo yung espiritu ng pagpapasalamat, hindi yung pagre-reklamo. At pag nabubuhay yung espiritu ng pagsasalamat, nagiging magnet yon para lahat ng magagandang bagay magdatingan sa buhay mo. Kaya ka tinuturoan to be thankful. Hindi ka para utuin. O hindi ka para mag-in denial na hindi naman ka masaya, pupuri ka. Hindi ka nga masaya, kaya magpuri ka at sasaya ka. Dalawa lang yan eh, mga kapatid. Ang saya-saya mo, kaya ka nagpupuri sa Diyos. O ang lungkot-lungkot mo, kaya magpuri ka para ka sumaya. Pareho ang effect. So if you have enough reason to thank God. But if you have no reason, you think, to thank God, all the more that you should thank God para bukas ang isip mo na oo nga pala, maraming dapat ipagpasalamat. That's why you should count your blessings. Yung sumasamba, bakit ganun? Pagka hindi sumamba, parang kulang ang buhay. Kasi nakita na nila ang luwalhati ng Panginoon pag sumasamba sila. Psalm 63:2, I have seen your power and your glory in the place of worship. Or translated another way, also very correctly, grammatically, is when I worship. I see your power and your glory when I worship. And it is I, not we. Kasi personal. Pag sumasamba ka sa Panginoon, ikaw ang nakakadama. Nakikita mo, hindi ng mata, yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakikita ng spiritual eyes mo yun. That's why you are filled up. You are uplifted. That's why worship, although it might be demeaning, but we don't want to demean it, but worship is therapy. Kailangan ng tao sumasamba. Kailangan nga, kaya pag may kumakanta, dapat wala siya, dapat tama siya sa tono.
Kasi sambang-samba ka na, tapos bigla, ay, half note. Diba? Ay, wala sa tongue. Ay, lumipat ng key. Diba? Ay, lumundang ng dalawang octave ang singer. Paano ka mabibless doon na aabala ka nung kakulangan niya ng preparasyon? Kaya dapat excellent eh. Hindi dahil para tayo ma-oppress, kundi para walang bara. Kasi pag hindi excellent ang gawa ng mga naggagumagawa, may bumabara. Kaya duty mo na gandahan yan eh. Para hindi ka maging issue. Yung singer ka, kakanta ka para sa Panginoon, tapos ang suot mo para kang payaso, naabala yung mata namin. Diba, iniisip namin, saan kaya siya galing na karnabal? Kaya dapat yung simple, yung hindi tumatawag ng pansin sa sarili, kasi ikaw lang napansin namin, hindi na Diyos. Kaya nga pinag-uniform yung mga choir para magkakamuka, hindi yung pagandahan ng damit, pakintaman. Kaya, nakakaabala yung mga ganun bagay. Pati mga katabi, yung may kasama kang bata, ang likot-likot, hindi na naka-worship yung katabi mo. Nakaganon lang yan, pero gusto niya lumutakin yung mukha ng bata na yan. Ipokrita lang siya, kaya hindi niya sinasapak ang anak mo. Pero ang totoo, yung anino niya, sabi niya sa anak mo, pak, 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 pak. Lahat ng tumatawa, totoo. Hindi talaga nakaka-bless yung may malikot. Tapos may katabi ka, text ng text, tumatawa, uy, nasa worship ako. Hindi nakaka-bless yun. Diba? So dapat blessing ka sa kapwa mo nagwa-worship. Kasi ipinaglaban niyang makarating dyan, tapos ikaw ang jablita sa buhay niya. Yung pagtingin niya sa'yo, nakapatong pala sa batok mo si Satanas. Para busitin siya. So, dapat blessing tayo sa isa't isa. Yung bang, talaga, may mga palakpak pa yan. Yung bang, pwede ka namang umusod-usod para yung dumadating makaupo na agad, hindi yung limang tao na yung natapakan niya bago siya makarating sa silya doon sa loob. Yung be a blessing. Diba? Kailan isip, paano kaya ako magiging hindi abala sa kapwa ko sumasamba? Nagko-concentrate siya, dadaan ako, mamaya na lang. Pwede ko pa namang hindi gawin yung gusto kong gawin ngayon eh. Para hindi ako makaabala sa kapwa. Because when we are at worship, God is in His holy temple. And that temple is not a building. The temple is our heart. At dapat hindi yun nagugulo. Psalm 63:3, Your love means more than life to me. And I praise you. Yun, Panginoon, ang mahalaga sa akin, yung pagmamahal niyo. At pag worship ako, nagpe-pray ako, nagpapasalamat ako, lalong lumilinaw sa akin na mahal niyo nga ako. At habang lumilinaw yun, nagiging positive ang pananaw ko sa buhay, lalo namang dumadating sa akin ang mga positive things. So value God's love as life, as more than life. And you celebrate God's love at worship. And remember, ang topic natin is how to be happy. And we focus on one very powerful way to be happy. Be worshipful. Stay happy. Psalm 63, 4-5. As long as I live, I will pray to you. I will sing joyful praises and be filled with excitement like a guest at a banquet. Masaya. So dapat iniiwan sa labas ang lahat ng mga cares, mga worries. Pupunta ka ba lang sa worship, itapon mo na yung mga nagpapaalala sa'yo, gumugulo sa'yo, para nakalagay ka sa tamang lugar, put yourself in a path of blessing. At hindi lang sasama-sama tayo, may individual and personal worship pa. Psalm 63:6, I think about you before I go to sleep, and my thoughts turn to you during the night. Sabi mo, siguro, wala pang Netflix noon. Kaya niya nagagawa yan. Kaya may Netflix, kaya wala. Kaya may YouTube, kaya wala. Dapat i-reserve niyo sa Panginoon ang last 30 minutes of your waking hours. Kung matutulog ka ng 9:30, dapat 9 o'clock, wala nang ibang bagay, sa Panginoon ka na nakikipag-usap, nakikipag-niig. Huwag mong punuin ang lahat ng oras mo ng lahat ng pagod, panood, isip, text, computer, kasi walang natitira sa Diyos. Sabi niya, I think about you before I go to sleep. Can you imagine that? Kung ganung lalim at sarap ng tulog ang mangyayaring bunga niyan, my thoughts turn to you during the night. So think of God before going to sleep and think of God in your sleep. Kasi ang natutulog lang naman katawan, yung isip gising pa, nananaginip pa ngayon, di ba? Kung ano pa pinag-iisip ng isip. At kung kayo merong problemang hindi nyo alam ang solusyon, may tanong na hindi nyo alam ang sagot,
may pasya kayo na hindi nyo mapagpasyahan, bago kayo matulog, sabi nyo, Lord, ibigay nyo po sa akin habang tulog ako para pagising ko nandun na, it works. But you have to think of God before you go to sleep. You have to dedicate your sleep to God. Psalm 63, 7 to 8. You have helped me and I sing happy songs in the shadow of your wings. I stay close to you and your powerful arm supports me. Deep happiness, joy is in dwelling in the house of the Lord. And that house is not always a physical house. Most importantly, it is your mind. Make your mind, make your thought the habitation of the divine. Gawin natin ang ating isip na tahanan ng Diyos, hindi tahanan ng kung sino-sino. Joy is in being in a state of spiritual oneness with God and God's family. Kaya nagtuturo ng forgiveness, kaya nagtuturo ng helping one another para may love. At pag may love, may iba pang napuproduce na happiness para sa bawat isang participant in the production of that love. Pag may minamahal ka, may pinapatawad ka, may nare-release na blessing sa kanya at sa iyo at sa lahat ng nakapaligid sa inyo. And that blessing is more than the sum total of everything you do. Nagpatawad ka ng isa, nagpatawad siya ng isa, ang blessing nyo, 10. Namumultiply. Tuwing nagpapatawad ka, merong bangko sa langit na biglang bumubukas at nakaka-withdraw ka ng happiness. Kaya ka tinuturo magpatawad. Hindi para ka ipaapi. Lugi naman po ako pag nagpatawad ako. O sige, huwag kang magpatawad. Tingnan natin kung hindi mas marami kang lugi. Yun lang may galit kang kinikim-kim, lugi ka na nun eh. Ang laking kalugihan yun. Dapat mabuksan ng maraming tao yung pinto ng pagpapala ng Diyos eh. At ang mga susi niyan, pagpapatawad, pagmamahal, pagtutulungan, pagpupuri, pasalamat. Yan ang nagbubukas ng susi ng pinto ng kaligayahan. Hindi yan itinuro ng walang dahilan. So, maganda kung naintindihan mo at sinusunod mo, pero kung hindi mo maintindihan at ang tagal mo hindi maintindihan, sundin mo na lang. At habang sumusunod ka, baka dun mo palang maintindihan. Because while at worship, at hindi lang yun yung formal program ng worship, yung paggawa ng mga bagay na nakakalugod sa Diyos, worship yun. Artist ka, gumagawa ka ng magandang piece of art, worship yun. Singer ka, kumakanta ka, worship yun. At walang secular o holy songs, lahat ng songs sa Diyos. Ang mahalaga yung content. Pinupuri mo ba ang Diyos? Kahit pinupuri mo ang bulaklak na sampagita, pinupuri mo na ng Diyos noon kasi siya ang gumawa ng sampagita. May mga churches, bawal kumanta ng secular song. Ano ba yung secular song? Sino umimbento ng kahulugan ng secular? Walang secular. Because the earth is the Lord's and everything in it. Lahat sa Diyos. Ang mahalaga, paano mo ginagamit yon? Nakakaluwalhati ba sa Diyos? O hindi. Pwede po ba kami kumanta sa worship ng sampagita flower? Pwede, basta ipaliwanag mong sa pagpuri mo sa sampagita, ang pinupuri mo ay nag-create ng sampagita. Iaamoy-amoy ka pa, di na magpapasalamat ka sa Panginoon sa scent ng sampagita. Kaya lang, baka naman mamaya yung kanta mo na toko sa talong, okra, eh, bahay kubo na yun. So, ba, why not? Pero huwag naman laging puro ganun dahil hindi naman malinaw lagi yung mensahe nun eh. Pero why not for variety? Basta God glorifying. Napakahalaga na makita mo na you can worship God through anything and everything you do. Kung ikaw ay nanay, wala kayong kabudget-budget, ang ulam nyo lang kamatis at saka tuyo. Basta mo nalang ibinato kaldo sa kaprasong plastic na plato yung kamatis at tuyo. Eh, pwede mo nang arrange na maganda. Hiniwa-hiwa mo yung kamatis, konting smiley pa. Worship yon. You're worshiping God by glorifying Him na kahit kamatis at tuyo yon. Ang ganda ng presentation because God is God of beauty. And then liligaya ka pag ganun. Psalm 23:6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Again, it's not a physical house. Pag yung goodness mo, yung love mo, nakikita sa buhay ko at ginagawa ko araw-araw, daig ko pa ang nasa templo araw-araw. Because my life and my lifestyle becomes your temple. Therefore, with anything and everything I do,
I worship. I celebrate life. I live thankfully and gratefully. Psalm 84, 1-4, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. And up to a point, pwede natin yung i-apply sa places. Gusto ko pong mapunta sa bulwagan ng Panginoon. Nakaka-worship ako, may fellowship pa, masaya, nakakagaan. At yung bulwagan na ay pwede rin nasa puso mo lamang. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar. Lord Almighty, my King, and my God. So kahit mga ibon-ibon natutuwa na pumunta sa mga templo, di ba, yung mga places of worship, lalo matataas, eh, tinitira ng mga ibon. So it's a kind of metaphor na kahit mga ibang mga nilalang ng Diyos, gusto lagi nilang nasa malapit sa templo. Again, the temple should go beyond the physical meaning, but go to the spiritual meaning. I'd like to be near you, to behold your beauty, to sing of you, about you, and to you. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. So happiness, actually, is really emotion. And emotion is nothing but brain and blood chemistry. So pwede natin na ayusin ang ating blood and brain chemistry para mag-create ng emotion that is happy. Yan ang ginagawa ng mga maraming therapists. Yung pinapaamoy ka na mabango, pinapakita ka na magandang view, pinapaninig ka na mga tunog-tunog ng ulan. Because when your brain is induced to be happy, the brain commands the blood to change its chemistry and you become happy. Because happiness, like all emotions, is chemistry. Kaya may mga negative chemistry na nakaka-deceive. Yung mga yung higop ng higop at amoy na amoy ng rugby, hindi nagugutom. Kasi niloloko sila ng utak nila, nabusog sila. Kaya yung mga nagtitake ng mga ibang drugs, kahit tatlong araw na gising-gising, kasi niloloko sila ng drug na hindi sila inaantok. May negative effect. Pero may positive effect ang ganyang mga bagay. So be and stay happy. Think thoughts that make you happy. When you think happy, your brain is happy, your brain commands your blood and your whole body to be happy. But when you think sadness, when you think horror, when you think fear, your brain commands every part of your body to produce fear, anxiety, worry. So it's all a thought. Masaya kayo, masaya kumakain, ang ligaligaya, bigla niyong nakaalala yung asawa niyong malayo na biglang baka siya nangangalo niya. Diba, bigla mag-iinit ang mga paligid ng tenga mo, maiiba ang tibok ng iyong puso, magagalit ka na, wawala ka ng gana, mahirap lumulon, dahil lang yan sa naisip mo. Actually, wala ka pa nakita. Kasi ang iniisip mo, nagiging ganun ka. Can you imagine kung paano tinotorture ng mga taong selosa ang sarili nila? Ng mga taong maingitin, mga taong magagalitin, mga taong mapaghanap ng mali, tinotorture nyo ang yung sarili. Kasi kung anong isipin ninyo, yun ang iuutos ng utak nyo sa lahat ng bahagi ng iyong katawan na sundin. That's why you can think yourself into happiness. You can think yourself into sadness. That's why it's very, very important to be in command of your mind, of your brain. If you think happy thoughts, you'll be happy. Kaya sabi sa Philippians 4:8, what is praiseworthy, think of it. Yeah. Whatever is pure, whatever is godly, whatever is beautiful, whatever is praiseworthy, think about such things. May nagpadala sa'yo ng pagkain, hindi masarap, iisipin pa, iniinis niya ako. Ha? Pinapadala niya ako ng matabang na sinigang. So ano mangyayari sa'yo? Di negative ka, lulungkot ka, magagalit ka. Pero inisip ko, wow, kahit walang lasa, at least naalala ako. Gawin ko ng fertilizer. Oh, di ang saya mo. Nasa pag-iisip mo lang yan eh. You are what you think. You are how you think. So, can you imagine when you are angry or jealous or discontented, nilalason mo ang iyong katawan.
Kasi lahat ng negative thoughts, nagre-release ng toxins in your blood. So nilalason mo ang iyong sarili. Kaya tayo inuutosang, magpatawad ka na. Kalimutan mo na yan. Hindi ko pumalimutan. O sige, talaga namang may brain ka kasi, so hindi pumalimutan kasi may memory ka. Pero magpatawad ka na rin. I cannot forget po. Sige, forget the forgetting. Just forgive. Think of God. Yan ang pampasaya. Eh, pero kung iniisip mo, Diyos ko, malapit na yata second coming. Judgment day na, end of the world. Pwede negative na naman ang naisip mo. Huwag mo pag-iisipin yan. Problema yan ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, ako nga hindi ko alam kung kailan. Buti ka pa, alam mo. Di ba, nadaig mo pa ako, alam mo yung date. Tapos pag hindi nangyari, may mga kung ano-ano kang palusot. Ay, may blah, 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 blah. Ang isa lang ang ibig sabihin, mali ang prediction mo. And if what a prophet says does not come to pass, he is a false prophet. Ang dami na. Naglagay ng mga pecha, oras, so hindi natuloy. Eh, kasi marami pa kayong kasalanan. Binibigyan pa kayo ng God ng second chance. Oo, palusot. Mga palusot yung mga nagbibigay ng mga date-date tapos hindi naman natutuloy. Huwag yung iniisip yan. The idea of and about God should be happy, not sad. Restful, not burdensome. Assuring and peaceful, not fearsome. It should be loving and forgiving. Not hateful, not vindictive, and definitely not judgmental. Huwag kayong kakampi sa isang political party, sa isang bansa, sa isang lahi, sa isang relihiyon, kahit malupit sila sa iba, in the name of God, bola yon. God will not want you to have any part in any violence, unkindness, in anything that robs people of happiness or dignity. Tapos done in the name of God, dapat matalino na tayo by now. Minamanipulate tayo ng mga ganyan. So, you want to be happy, think of the God presented and represented by Jesus. And then, do activities that make you happy. May mga iniisip, may mga ginagawa, physical. Kasi happy feelings create happy activities. Di ba, pag happy ka, yung feeling mo, gumagawa ka ng happy activity. Halimba, ang saya mo, magluluto ka ng special para sa pamilya mo. Pero, kung wala kang happy feelings, walang happy activities, baligtarin mo. Wala kang happy feelings, gumawa ka ng happy activities na magkikreate ng happy feelings. It works both sides of the equation. Happy feelings can create happy events, but happy activities can create the happy feeling. So kung wala ka ng happy feeling, gumawa ka ng happy activity, that's under your control. You can do that. And then, may iba, mare-reverse. Sasaya ka ng iba. You cannot always control what you could do. Your physical situation, you can direct your thought. Si Paul and Silas, sa paggawa ng mabuti, sa pamamalita ng tungkol kay Jesus, nakulong. Di lang nakakulong, dinala pa sa malalim na dungeon. Di lang yun, itinali pa ng mga kadena at bakal ng kanilang mga paa at kamay sa pader. Hindi ka makakamot, biruin mo yung hirap. Hindi ka manete, makakamot.
kanta na ito. Nakakalungkot ang mga kanta. So let them make sensations of sound. Or sight. Tulad nun, pag nakikita na yung temple, lumiligaya sila, or whatever the equivalent is in your life. Make sensations of smell and scent. Bakit sa Bible, ang dami-daming, you anoint my head with oil, my cup overflows, surely goodness and love will follow me all the days of my life. The anointing of the oils in the Old Testament, in many ancient traditions, are healing ang effect. Soothing to the emotion, comforting to the body. At yung mga oils na yun, hindi yung mga katulad ng oil na malalagkit, yung mga malalagkit na galing sa petroleum products, tatlong araw na nasa balat mo pa, hindi yun ang oil na pinag-uusapan, yung mga pure. Dahil talagang laging healing yan. Sabi niya, anoint the sick with oil and they get well. So may healing powers talaga yung amoy, yung flavor, at yung dating sa yung balat. So smell, aromatic things. Taste, good food, good drink, good fellowship. Touch. That's why the laying on of hands are supposed to heal, because touch heals. Kaya may mga kamayan, may mga hug-hug, kasi nakaka-heal yun. And all of this lead to produce happiness. Happiness thoughts, happiness chemistry. So maraming paraan para sumaya. Iniisip mo, o gumagawa ka ng activities na nagpapasaya, o isinasubject mo ang sarili mo sa senses through which happiness, joy, pleasure can pass. Si Elisha sa 1 Kings 19, this wonderful, powerful prophet of God wanted to die. Pero nabaligtad yun, matapos makain, no? Makakain, makatulog, at makipag-fellowship with an angel. Do the same. Ang dami-dami ko natatanggap ng mga tanong sa Facebook at kung saan-saan, nade-depress po ako, nalulungkod po ako, blah, blah, blah. Ano pong pwede kong gawin? Well, change your body chemistry. Uminom ka ng masarap, kumain ka ng masarap, matulog ka, kung pagod ka, kung sobrang tulog na, gumising ka. Get out of your bed and be active. Fellowship with people. Do something enjoyable. Pag hindi naman nilayasan kanyang lungkot na yan eh. Di ba? Resist the devil and he will flee from you. You don't have to fight the devil. You just have to resist. So my spirit of sadness, resist it. How do you resist it? Not by entertaining it. Nalulungkot ka na nga, magkukulong ka pa sa kwarto, e di nasolo ka ng diablo. Nalulungkot ka na nga, ayaw mo pang kumain, nade-depress ka na, ayaw mo pang gumalaw, lalo kang malulungkot. Dapat baguhin mo ang situation mo. Now in life, you can be the recipient of happiness, meaning you're naturally happy because there are things that make you happy. Or if you are not a naturally happy person, then be the producer of happiness. Umimbento ka ng kaligayahan. At through lahat ng pinag-usapan natin mula kanina pa, na kung gusto nyo, uulitin ko lahat. Pero hindi naman, natatandaan nyo naman eh. Diba? Make yourself happy. Think of God. Change your thoughts. Use physical things to make you happy. Senses, smell, sight. Create and produce happiness with directed thought. If you don't direct your thoughts, the devil will. That's why you have to control your thoughts. Direct your thoughts. Create and produce happiness with activity. Kaya malaking therapy yung may ministry, lalo kung committed ka talaga, kahit na tinatamad ka, medyo mabigat ang pakiramdam mo, dadating ka pa rin, ang ending, sumaya ka. Na iba ang takbo ng iyong buhay. Create happiness with sensations, with aroma, with taste, anoint with oils. Very important yun. Makikita mo yung ministry ng mga ganong bagay. 1 Corinthians 9:27. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko upang sa kayo hindi ko ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Now, bago kayo maghampas-hampas sa sarili at magpahirap, ang tinutukoy lang naman ni Pablo dito,
nag-exercise ako ng self-control para yung goal ko mangyari. Yung katawan ko, tinatamad na bumangon. Ibabangon ko yan kasi ang tagal ko na nakahiga eh. Yung katawan ko, gustong maging mapagsarili lamang pero lungkot naman ang buong awel, pipiliting o ang katawan ko na makisalamuha, makipagkapwa dahil baka yun ang nawawalang element sa aking buhay. Philippians 4.13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sabi natin kanina pat paulit-ulit, worship the God presented and represented by Jesus. What is the image of God and the image of heaven that God, that Jesus presents? The image of heaven, the paradigm or symbolism of life that Jesus presents is a happy one. Kaya kung minsan, I'm very uncomfortable with yung image ni Jesus na lagi nasa krus. Para namang ilang oras lang naman siyang nasa krus, tapos forever ayaw mo nang alisin doon, nakapako na. If ever there are images in religious statuary that's very uplifting, it is the risen Christ. Ang lungkot-lungkot naman ng imahe ng crucifix eh. Tapos nasa ospital ka, nag-aagaw buhay ka na, yung paang nakita mo pagdilat mo, nasa heaven na ba ako? Diba? Yung, bakit kailangan yun? Kailangan malungkot? Sasandali lang naman yung nangyari. We appreciate the meaning of the cross, but do not trap Jesus in the cross. He was there only for a few hours. Ang image na ipinapakita sa atin ni Jesus tungkol sa kalangitan, sa paghahari ng Diyos, ay makikita sa kanyang hilig magpakain. Pinakamadalas at pinakamadramatic ang mga pagpapakain ng Panginoon sa mga tao. Like, Jesus fed the 5,000 miraculously with 5 loaves and 2 fish. And then the lasting image of Jesus that we keep repeating is the Lord's Supper, eating, drinking. And the Lord was accused of eating with sinners. He was called a glutton and a drunkard. The first miracle was to produce wine at a wedding in Cana. And the parable, the symbol of heaven, symbolized by the wedding banquet, is that anyone and everyone is invited. This is all about food. This is all about sharing a fellowship. This is all about the table. This is enjoyment. This is happiness. This is the message of God through Jesus. Enjoyment, happiness. By being together, by sharing, by eating together. We do not see episodes of Jesus eating alone. He was always feeding people. After the resurrection, his disciples went fishing. Pagbalik nila sa shore, nagbabarbecue na si Jesus. May mga sinugba na ng mga fish. Nagpapakain siya. Tapos sabi pa niya, the risen Christ enters a room through the wall and says, may makakain ba dito? You know why eating lagi? Because when people eat, they sit together. And when they sit together, they chat, they laugh, they share life. They share problems, somebody has a problem, somebody offers a solution. It's a fellowship. This is the heaven that Jesus presents. That's why the examples of heaven is always a banquet. You lead me to your banqueting table. Your banner over me is love. Laging ganun. Lagi siya nagpapakain. And in the Gospels, in case you haven't noticed yet, Jesus prefers eating more than fasting. Kaya siya yung sinabihan. Sabi ng mga religious people, bakit ang amo nyo, hindi kayo nagpa-fast, hindi katulad ni John. At para na lang walang maraming usapan, sabi ni Jesus, eh nandito pa ako, so feasting muna, walang fasting, pero wala naman siya inuto sa kanyang mga disciples na mag-fast kayo lagi. Tapos sasali ka sa mga simbahan na lagi nagpa-fast, mukha ka tuloy bungo. Ibig mo sabihin, nilikha ng Diyos siya sikmura mo para gutumin. Pamisa-misan, may fasting, it could be healthy, it could be helpful, but it was never glorified by Jesus in case you forgot that Jesus is the model, He is the image of the invisible God, and His image of heaven is a banqueting table. In fact, napatunayan na ng science sa yung mga sobrang nagda-diet, nade-depress, kasi nade-deprive. Yung kakain, binibilang yung calorie, may computer siya, binibilang-bilang niya bawat okra, bawat ito, paano ka liligaya kumain nun? Yung papakainom sa, ay naku, diet ako. Iampas mo kaya sa itong plato, no? Inihanda ko ito para sa'yo, tapos para ka nakakita ng lason. Allergic na allergic ka sa pagkain, kaya ka depressed, kaya ka malungkot, kaya ka nangangayayat. Hindi yan ang gusto sa'yo ng Panginoon.
Kaya yung symbol niya lagi is feasting, the Lord's Supper, sineselebrate pa natin. Hindi Lord's Supper as if F-A-P-P. So nakita natin na kaisa-isang beses na ipinakita si Jesus na nag-fast dahil lang kasi walang pa. Dahil lang kasi walang pa. Dahil lang.